Lagay ang kawali sa nakasinding gasolito. Tayo ngayon ay magsasangag ng daing na isda. Dilis na maliliit na isda na ibinilad sa araw. Oh, ito yan. Mabaho man sa iyong pang-amoy, pero pag naluto, ay masarap. Yan, daing. At tayo ay magsasangag ngayon ng dilis na isdang maliliit na ibinilad sa araw. Ito ay, kahit hindi naman natin lalagyan ng mantika, itong kawali, para mas maganda, sinangaglaan siya. Kumbaga, ay lulutuin natin siya ng tuyong tuyo para mas maganda at mas masarap kagat-kagatin. Dahil mas masarap kagat-kagatin kapag tuyo ang kinakain. Kagaya ng dilis na isda. Mabaho man sa iyong pang-amoy. What? Pero pag naluto, ay masarap kainin. Harap. Tayong kaibigan, kapag ikay nagluluto ang ganitong kawali, wag na wag nating kalilimutan na kumuha ng pot holder or tela na ipanghahawak natin sa mainit na kawali para iwas disgrasya. Pagka ikaw ay naghihiwa-hiwa o naghahalo-halo ng gayaan, hindi natin maiiwasan minsan yung nakaboy sa atin ang ating niluluto. Kaya, humawak ka ng pot holder para mas maganda ang iyong paghalo-halo. At nang sa ganun, ay mahawakan mo ang mainit na kawali. At mainit na ang kawali. Ilalagay na natin ang daing. Hindi na natin lalagyan ng ano, mantika. Ayan o. Nausok-usok pa . Maganda dito eh, pagka ano, yung lutong-luto talaga siya, yung sangag na sangag talaga. Hindi na natin ilagyan na mantika para mas maganda yung kanyang pagkaluto. Huwag na huwag mo lang pababayaan, baka mamaya ay masunog. Maganda yung hinahalo-halo mo siya palagi. Di ba? Kaya mas maganda na meron kang pot holder para mahawakan mo yung mainit na kawali. Nasa ganon, ang iyong niluluto, di ba? Iyahalo mo ng maigi.